grab this opportunity na ako isang kabataan na nakuusap sa inyo. Ano po, tingnan nyo sa perspective ng mga kabataan, paano ba kayo magiging malaking suporta, magiging malaking tulong para sa mga kabataan? Dahil ngayon po ay naging kabataan din, tama? Naranasan nyo, alam nyo yung feeling na walang sumusuporta sa iyo. Alam nyo yung feeling na nare-reject ka. Alam nyo yung feeling na lahat ng tao naghihinala sa iyo na meron kong ginagawa masama. Ganit lang dapat kong ginagawa masama. So alam natin yung feeling na yun. At kapag nandito tayo sa ganung feeling, parang minsan, ang hirap magtiwala sa mas may ilan. O sa mas maganda. Well, bilang mga magkakapagin sa paranapalataya, bilang tayo po ay spiritual family dito sa community po na ito, bilang mga Kristiyano, kayo po, bilang mga magulang namin sa paranapalataya, ang number one na dapat po sumuporta sa amin. Amen. Amen po ba? Amen. Kasi, tumukulin natin ang bawat isa. Amen. Pananagutan natin ang bawat isa. Pananagutan niyo po ang mga kabataan ginawang dito na pangapangalagaan, suportahan, hindi lamang sa financial, hindi lamang sa material. Especially sa buhay spiritual. Amen. Sa pananalangin. Amen po ba? Amen. So, sabi ka sa Bible po, no? Train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Sabi po yan sa Psalms, sa Proverbs. Ayan, no? Sabi ko sa Proverbs, ituro ko sa isang bata. Ano po? Yung bagay na dapat niyong lakaran. Sa pagtanda niya, hindi niya yun, kakalimutan. Amen. Amen po ba? Amen. Nakakasunod po ba?